What's up mga patid? Welcome back to Boss Lucio Channel. Again mga patid, I'm Luis D. Ortevez, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga streaming problems. So mga patid natin ngayon, meron tayong bagong topic. Ang swabbing gadget or tech mga patid natin na under 1,000 pesos na pwede nating mabili sa Shopee. Then again, disclaimer po, hindi po ito sponsored ng Shopee. So mga patid, nag-search lang po ako na mga po pwede po nating mas mapaganda ang ating gaming and live stream experience. And mga patid natin ng under 1,000 pesos lang. So mga patid natin, at bago natin umpisan tong topic na to, intro, pasok! So yun mga patid natin, again under sa ating YouTube analytics, same pa rin po ang ating statistics mga patid natin. It's 77% pa rin po ang ating hindi pa rin po nakasubscribe sa ating YouTube channel. So mga patid natin, baka naman. Anyway mga patid natin, ayun na nga, dito tayo sa ating topic mga patid. Magbibigay ako ng 5 item na pwedeng makatulong para mas mapaganda ang inyong gaming experience or ang inyong live stream experience. So yun nga, ang una nating item dito mga patid natin, it's a mouse bungee. This mouse bungee has a 3 slot para sa USB port. So ang ginaganda dito mga patid natin, hindi lang siya ordinary mouse bungee. And pwede rin siyang USB hub na nasa likod niya. Pwede rin siyang lagyan ng mga USB na 2.0. And mga patid natin, it's a microcard SD reader. So mga patid, ang dami na po kasing lumabas ng mga mouse bungee. At yeah, magaganda yung iba like Razer, magaganda. Pero this mouse bungee, it's under 420 pesos lang. O minsan mga patid natin, pwede kayo mag-search dyan sa Shopee, meron ako nakitang 400 pesos lang. Pero ito nga nakita ko, it's 420. So it's a worth it na price para sa mga gamer dyan. Para sa mga FPS. Para sa mga malilikot mag-mouse. At yung mga wire nila, ayaw nilang masyadong kumakalat. So yun po yung purpose ng mouse bungee. Para pag nagma-mouse ka, yung wire mo, naka-stay pa rin yung wire doon. Hindi siya nahahatak, hindi siya na umiikli, naka-stay siya doon. So yun po yung purpose ni mouse bungee para sa mga nag-FPS, yung mga malilikot yung kamay. And like what I said, ang maganda dito mga patid natin, yung aesthetics niya, it's gamer na gamer talaga yung itsura niya kung makikita nyo. Meron siyang, meron talaga siyang mga patid natin na microcard SD reader. So microcard lang mga patid, ulitin ko, hindi po yung SD card talaga na malaki, microcard reader lang siya. At meron siyang dalawang slot na USB 2.0. So worth it para sa 420 pesos. So next item mga patid natin, it's from Shopee pa rin. Other from Deepcool. This is the Redkey Deepcool GH01A RGB graphic card jack bracket o yung tinatawag na anti-sag. Okay, what is anti-sag? So mga patid, kung nakikita nyo ang inyong mga GPU, so malalaki mga patid, mga naglalabas ng GPU ngayon, medyo malalaki at mabibigat. And syempre ang holder lang talaga nya is yung pinagkakapitan lang talaga ng mga GPU natin, is yung screw na nandun sa likod ng ating CPU case. So kung malalaki ang ating mga GPU, talagang magsasag siya. So sag mga patid, parang lalaylay, ganun. So iwas na ilay mga patid natin itong Deepcool graphic card holder na to mga patid, kasi ang kinaganda pa dito, it's RGB, okay, na pwede nating i-connect sa ating mga PC para more papogi sa ating mga PC look. And syempre, and ang kinagandaan doon ay anti-sag. So bakit ba natin pinitigilan mag-sag ang ating mga GPU? Kasi po pa nagsag ng sobra yung ating mga GPU mga patid, pag lumaylay ng sobra ang ating mga GPU, pwede pong maputol yung chip doon na nakakonect sa motherboard, and then pag naputol yun, bye bye GPU. So para sa price na to mga patid natin, it's 893 pesos. Worth it na siya mga patid natin, kasi napakaganda niya. And yun nga, protection na rin para sa ating mga magagandang GPU. And dagdag pogi yung RGB niya. So next natin, okay, ito nga po yung MPOW Ground Loop Noise Insulator. So para po isan to, so para saan ba itong Ground Loop Noise Insulator na to? Okay, again mga patid, ang purpose po nito, it's matanggal po yung mga hum, zzz,
yung mga static or ground sa ating speaker, okay? Kung napapansin niyo, kung meron kayong mga naririnig sa ganyan, ganyan sa kotse nyo, sa cellphone nyo, or any audio mapatid natin na pwedeng saksakan ng jack na 3.5mm mapatid, eh sobrang helpful na itong noise insulator na to mula dito sa Empow. Okay, ito mapatid natin is a simple na device na maliit, and then meron siyang kabilaan na port. Dun nga yung kabila is yung 3.5 jack para sa audio nyo dun sa speaker or sa PC or sa kotse, and the other 3.5 jack para sa inyong output, okay, kung gusto nyo po ng headset and everything. Maganda po itong insulator na to, like what I said, para mawala po yung mga zzzzla, okay, or yung tinatawag nating static or feedback, kapatid, na naririnig natin sa ating mga audio. So worth it siya, para sa 269 pesos lang, mapapaganda and sobrang smooth ng inyong music experience. So next natin, mga kapatid, eto nga ang isa sa mga pampapogi sa ating mga keyboard. Like what I said, mga kapatid, meron po ako neto, pero mas cheapest po itong nakita ko. It's from Shopee again, Pudding Keycaps. Okay, so kung nakikita nyo, mga kapatid natin, it's dito sa pinakita kong picture sa inyo, it's black yung top and translucent po yung ganyang baba. So yung ibig sabihin ng translucent, mga kapatid natin, para siyang kulay white na pag nailawan siya, nagre-reflect talaga ng sobrang lakas yung ilaw. So the more na maiilawan siya, mas ine-emphasize niya yung ilaw. So maganda po yan para sa mga RGB. And kung nakikita ninyo yung aking keyboard, okay, dun nga sa ating ayan, kung nakita nyo yung ating keyboard, yan po yung akin. Pero yung akin po, nabili ko po yan sa Amazon. Yan, double shot YMDK white color. So ito po, mga patid, yung nandito sa pinakita ko sa inyo dyan sa Shopee, it's a black top and then translucent yung baba. So maganda po yan, mga patid. It's mas papogi sa inyong mga mechanical keyboard. And again, mga patid natin, it's only para sa mga merong ganito na keycaps lang only. Ayan. Kung nakita nyo yun, mga patid, dapat po ganun po yung inyong mga switches. Okay? Yung mga blue switch, red switch. Okay? Pag Logitech ang inyong mga mechanical keyboard, I don't think so kung pwede mong palitan. Kasi may sarili ang Logitech na sarili nilang switch. Okay? Pwede to sa mga Razer, tingin ko, mga patid natin. Sa Razer keyboard, sa Corsair. Okay, sa Coolmaster, mga patid, na or yung mga naglalabasan pong mga medyo budget na mechanical keyboard, okay? So again, napaka worth it niya para sa 766 pesos na magkakaroon ka ng magandang experience para sa yung keyboard, and syempre it's a good looking at pangdagdag pogi points, mga patid, sa yung gaming setup. Okay, sa akin, mga patid natin, sa Amazon, it's umabot ng 1,800. So dito sa Shopee, it's 796 pesos lang. Okay, so mura, very good, ang ganda, di ba? So ang ating last but not the least, okay, mga patid, this is the very helpful para sa mga live streamer. So meron na po akong vlog regarding this part. Okay, this is the HDMI video capture card, mga patid natin, o yung tinatawag nating Bye Bye Elgato. Okay, this capture card, mga patid natin, kaya pong mag-capture ng 720p 60 frame rate, 1080p 30 frame rate, and then sabi nga dito, mga patid, ito nga nakita ko, eh kaya na daw niya ng 4K. Pero mga patid, ako, like what I said, it's still stock. Okay, mga patid, hindi po niya kaya ng 4K, hanggang 1080p lang talaga siya. And kung kakayanin man niya talagang basahin yung 4K, converted po siya sa 1080p lang po. Nasubukan ko na po, mga patid natin, at talagang 1080p. Pero not bad, mga patid natin, for 526, makakapag-captured ka ng kahit anong gusto mong game, makakapag-record ka ng kahit anong gusto mong game. Okay, mga patid? So, para saan ang mga capture card? Para saan yon? Again, ginagamit po ang capture card para sa mga nag-i-stream using any console. Console, mga patid natin. Ano ba pag sinabing console? Pag sinabi pong console, yan po yung mga patid natin na gumagamit ng PS4, Xbox, Nintendo Switch, mobile phones, okay? So, lahat po yan is console, okay? Kung pag gumagamit ka ng laro na outside sa yung computer, and gusto mo siyang may live stream, gusto mo siyang pumasok sa iyong computer, and then si computer papasok kay OBS, and then si OBS ibabato sa mga streaming platform like Facebook Gaming. So, ganun po, kailangan mo po ng video capture card.
Okay? So, para rin po ito, maganda rin po ito sa mga dual PC setup na meron pong gaming setup and meron pong live stream setup. Ito po yung mga medyo may pera. Okay? Na naka-dual stream setup. Yun nga po yung tawag natin doon. Dual PC setup. Yung meron silang bukod na PC para sa kanilang live stream setup and may bukod silang PC para sa kanilang gaming setup. Okay? So, kailangan nyo po ng captured card if you want to live stream. Gamit yung dalawang PC na yun. Okay? So, this video captured card, again, it's worth it na para sa 526 pesos. Compare sa Elgato HD60S or the Elgato HD60 Pro. Again, the Elgato price is ang naglalaro po siya more or less sa 10,000. 10,000 pesos po. So like me, I'm using this Elgato HD60 Pro. Yun yung example ng Elgato HD60 Pro. So again, the different price, okay, mapatid natin, it's 10,000 to 526. Napakalayo. And then, makukuha mo naman na din, ma-achieve mo rin na naman din yung 720p 60 frame rate na record the experience and, okay, captured experience. So, it's a good price, okay? So, yun nga, mga patid natin, ayan po ang ating 5 swabbing gadget para sa ating, then, na maghahanap po ako ng mga swabe or mga budget or affordable na gadget na pwedeng makatulong sa inyong mga gaming experience and live stream experience. So, again, na hindi na masyado mabigat sa bulsa, under 1,000 pesos, na ganito naman yung experience na ibibigay sa'yo. Lalo na sa panahon ngayon na pandemic, eh talagang lahat talaga ng tao ngayon eh kailangan ng PC and gusto mag-live stream, gusto maglaro, or anything, makakatulong yung mga ganitong mga murang tips or murang suggestion para mapaganda ang inyong mga experience sa inyong mga PC. So again, mga patid natin, hanggang dito na lang tong video na to. So thank you sa mga tumapos, mga patid. Again, kung kayo'y bago dito sa ating video, don't forget to hit that button, ha? And syempre, mga patid, huwag niyo pong kalimutan yung maliit na bell dyan, mga patid, para updated po kayo sa lahat ng ating mga video. And syempre, mga patid, again, like po tayo sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming. Again, I'm Luis Diortevez, aka Boss Lucio. I'm your stream coach na lagi nagsasabi, mga patid, na happy streaming!